Lolov. Lolov, kamusta ka dyan? Okay lang, nandito ako sa office ngayon. Bakit? Maayos sa problema natin. Ito kasing kapatid mo. Kasamaan ng lagay, kailangan na tumadala sa ospital. Ano nangyari kay Jeboy? Tingnan mo, nagmumutla na. Oh, grabe na tubo. Baka matuluyan na to. Ano nangyari yun? Hindi ko alam, pero kailangan ko ng 500K. 500K? Eh, ikaw! Kung gusto mo mamatay ang kapatid mo. O sige, gagawin ko ng paraan. O sige, bilisan mo. Kasi kailangan ko na tumadala sa ospital. Be, okay ka lang? Yuki, parang kapatid ko kasi kailangan isunod sa ospital. Kailangan ko ng 500,000. Ang laki naman. Baka nang may exo kayo dyan. Pahiramin niyo muna ako. Uchang, galing mo, Marte, ha? Siyempre naman, para sa pera. O sige, dahil magaling kang Marte, bibigyan ka ng 30%. Hindi pwede yun, dapat 50%. Ayaw mo? Lalaglag kita kay ate. Ito talaga, hindi mo magulangan sa pera. Hindi naman, binibiro ka lang. Sige, bibigyan ka ng 50%. Pero, may naisip ako sa plan. Go! Parang basta sa pera. Be, mamaya mag-withdraw kami, ha? Kaso, hindi namin maka-cover up yung 500K. Salamat, ha? Pero kung maliit yun, hindi ka mag-loan. Sige, mag-loan ako. Alam niyo naman, gagawin ko lahat para sa pamilya ko. Kailangan ko mag-loan ako. Kaya mo yan, ha? Sana gumaling na yung kapatid mo. Charles, matanong ko lang. Baka nyo nga pala binibenta tong bahay. Sayang naman eh. Ang lawak ng espasyo. Yun na nga eh. Kailangan kasi namin malaking pera. Mag-asawa kaya wala kami ibang maisip kundi ibenta tong bahay. Actually, mura ko na nga itong binibenta sa inyo eh. Kahit nga buong pamilya nyo, pwede tumira dito eh. Pwede naman Charles, pero bibigyan mo na namin sa iyo kalahati. Pwede kahit 3 million muna and then the rest is iba bang financing namin. Wala akong problema. Alam ko naman na kilalang-kilala ko kayong dalawa. Saka, para hindi na rin mapunta sa iba. Actually, na-permanent to lahat ng asawa ko. Check niya. Okay. Sure. Thank you. Thank you. Jeboy? Ayos ah, ang gara mo dyan ah. Tayin mo ito na hiram. Anong hiram? Binili ko to. 800,000 cash, fully paid. Ah, ganun ba? Alam mo, Jeboy, huwag mo na akong niyayabangan. Alam mo kung bakit? Bakit? Eh, mas marami akong pera sa iyo eh. Di mo ba alam na yung bahay na to yung nabenta ko na? At syempre, solo ko yun, kaya kaya kong bumili ng 5 nito. Aba, di naman pwede ganun. Dapat walang lamangan. Pares lang naman tayo nagkasala eh. Yan, diyan ka magaling, Jeboy. Di mo naman ako tinulungan sa pagbenta ng bahay na to, tapos hihingi ka sa akin ng pera. O siya, bibigyan kita, kahit 20%. O, okay lang yun, at least meron. O sige, samahan mo ako, mag-withdraw ako, ha? Tara. Pagod. Charles, Jeboy! Oh. Sino kayo? Ano ginagawa niyo dito sa bahay ko? Miss? Yung bahay na to, nabili na namin ito kahapon. Tsaka may papeles dito. Pwede mo. Chloe, pay ko nga yung papel. Ngayon, may firma mo pa. Teka lang ah. Hindi ko binibenta ang bahay na to. At pangalawa, hindi ko binibenta ang kumatarata na to. Miss, hindi na may problema yun. Isa pa, kami na may-ari nitong bahay. Pwede ka na umalis. Sumasagot si Charles. Tawag ko nga si Jeboy. Ano ba itong mga ito? Hindi makontak? Hello? Hello, Enzo? Hello, ate.
Nakapagawag ka, may problema ba? Alam mo ba kung nasa yung kuya mo? Hindi ko eh. Hindi ko kasi makontak eh. Pwede ba ako tumuloy muna nga dyan sa bahay niyo? Sige po. Sige, punta na ako ha. Sige pa. Teka lang ate, bigla naman yata yung pag-uwi mo. May sakit si Jebo, malala na yung sakit niya. Kaya nga ako umuwi para mapisita ko siya. Kasi pag-uwi ko sa bahay, wala sila doon. May ibang taong nakatira, nabenta na daw yung bahay. Tapos ang kuya mo hindi ko makontak. Kahit si Jebo hindi ko makontak. Eh ate, wala namang sakit si Jebo eh. Sa akin hindi naman sila naghihirap eh. Halos gabi-gabi ko nga sila nakikita ni kuya nagpa-party. Kapos na lang kagabi ni kuya. Tapos? Anong tapos? Sa Facebook niya. Anong Facebook ko, kuya mo? Ate, tingnan mo. So, ibig sabihin, niloloko nila akong dalawa? Alam mo, huwag ka mag-alala, matutulungan kita. Kailangan lang mapirmahan ni Charles yung kasulatan para mabawi ang lahat. Ano naman gagawin niya? Minisip akong para natin. O, Jeboy! Kailangan natin makabawi, talo ka kagabi. Ha? Nga pala, puntaan mo yung mga babae, wag yun. Yung magaganda, tsaka yung swerte sa sugal. Napakamaalas naman nung dinala mo kagabi. Kaya nga eh, babawi tayo. O sige, teka lang, tumatawag sa akin eh. Patid ko, may problema na ito. O hello, napatawag ka, busy ako eh. Ah kuya, si ate kasi, critical na yung lagay. Mukhang hindi na to tatagal. Oh, mabuti yung hain eh. Mawala na siya sa mundo para magawa na yung mga gusto kong gawin. Tsaka isa pa, masaya na ako sa mga ginagawa ko. Ayaw ko ng stress sa buhay. Kuya, kailangan mo umuwi. Gawa ng kailangan mo ipirmahan yung last will testament ni ate para makuha mo yung pamana niyang 5 million. Ano? Teka, 5 million? Oo, kuya. Saglit lang. Magkakalimang million ako dun. Samahan mo ako. Tara. O basta bibigyan kita ng 500 ah. 1 million muna, ano ka ba naman? Kuripot mo talaga eh. Mukha ka talagang pere. O sige, sige, bilisan mo. Huwag mo lang ah. Send mo sa akin yung location, pupunta na kami. Sige po kuya. O sige, kakasagin yung lakad ko ah. Pakibilis. Magmamadali ako. Oo kuya. 1 million! Parang nanalo sa sugal. Mutara na! Huh? Oh, Enzo, ayos ah. Masamaan talaga kalagayan nito ah. Kailan ba ito matutuluyan? Para makuha ko na yung pamana ko. Kuya naman, sama pa rin talaga ng ugali mo. Critical na nga yung buhay ni ate. Pera pa rin nasa isip mo. Alam mo, mas malaga sa akin ang pera kaysa sa taong to. Tsaka dahil pa sinasabi. Para maasikasan na natin mga papeles, kailangan mo muna itong pirmahan tumato. Ah, ito ba? So, dito makukuha yung pamana ko, no? Hindi mo pa muna babasahin? Alam mo, wala akong panahon magbasa. Ang importante sa akin, makuha ko yung pamana ko, yung pera. Ah, ito pa. Ito? Wala na ba? Wala na. Ayan. Ayos. Okay na ba? Wala niya ako pamana nito! Pero nakakabon mo sa akin! Tiga! Maraming salamat, Mr. Charles, at napirma mo na lahat dahil ang mga ari-arian ay magbabalik na kay Ms. Virgo at hindi ka na mapag-withdraw. Dahil lahat ng bank account mo ay freeze na ng korte. Teka. Gawin so, anong ibig sabihin nito? Sinatap niyo ako? Ha? Pabuto ko, tulong niyo ako ulit eh! Tama na. Huwag nilang dagdagan niyo yung kaso niyo yung Jeboy. Hintayin niyo na lang yung kaso niyo sa korte. Alam mo, hindi ako natatakot. Kasi matutulungan ako ng Jeboy. Maraming pera yan. Wala na akong pera. Di ba nagsugalat kung mabahay tayo kahapon? Tulangin ako talaga! Wala sila dito!